Anthony Davis parang pasimpleng ang nagre-request na kumuha ng sentro kay Rob Pelinka. Pero bago yan ay pag-usapan muna natin ang season averages ni Stephen Curry. Ngayon nga ay nag-average siya ng 32.6 points per game, which is kanyang career high, 7.1 rebounds at kanyang career high din yan, 6.9 assists, 51% sa field, 43% sa mga 3-pointers at 93% sa free throw. Kaso ang problema, hindi nga nagre-reflect ang mga numero ni Steph sa kanilang ang standings. Ngayon mga idol ay 3 wins and 7 losses ang team ng Golden State, which is very underwhelming at disappointing. Inaasahan niya na magdodomina sila mga idol ngayong regular season kagaya nga nung pagdodomina nila nung nakaraang playoffs. Kaso nga dahil sa hindi magandang depensa ng Golden State so far sa umpisa ng season ay hindi nga nagre-resulta yon sa mga panalo. Alam niyo ba mga idol na pang 27 nga sila sa buong NBA sa defensive rating? At pagdating naman sa opensa ay pang number 14 sila. Underperforming for sure ang team ng Golden State Warriors. Pero ang maganda naman dyan ay hindi nga sila masyadong apektado, kagaya na lamang ni Klay Thompson. Hindi pa nga daw panahon para magpanik para nga dito sa team ng Golden State matapos ng kanilang slow start. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin itong si Jay Crowder at ang kanyang pagmamatigas. Alam naman na siguro natin na ayaw niya nang maglaro sa team ng Phoenix Suns nang dahil nga hindi na siya starter. Pinalitan siya ni Cameron Johnson. Eh mukhang sumama ang loob neto ni Crowder at ayun, sabi niya hindi na siya maglalaro dahil hindi na siya starter. Pero ngayong itong si Johnson ay nagkaroon ng injury ay parang pwede na siguro na bumalik itong si Jay Crowder. Pero ayon nga sa ESPN reporter na si Brian Windhorst na ganun pa rin ang desisyon ni Crowder. Ayaw niya pa rin maglaro sa team ng Phoenix Suns. Hindi nga daw magbabago ang kanyang isip kahit nga pwede siyang bumalik bilang starter nila. At speaking of bumalik, eto nga si Anthony Davis ay parang gustong bumalik sa 2019-2020 season Lakers kung saan nanalo sila ng championship. Natanong nga kasi siya sa isang interview kung ano ba nga daw ang kinaibahan ng paglalaro niya noong 2019-20 Lakers sa ngayong Lakers. Sabi niya mga idol, iba na nga daw talaga ang kanyang role noon. Noong panahon nga daw nakasama niya si JaVale McGee at si Dwight Howard, ang laruan ni Anthony Davis ay sa 4. At siya nga ay roamer nga daw, kaya nga daw sobrang effective siya defensively. Kaso ngayong sentro siya mainly ng Lakers ngayon ay talagang nasa paint na lamang itong trabaho ni Anthony Davis. Help defense na nga lang siya. Mas magaang nga daw yung kanyang trabaho no nung nandun pa si Dwight Howard at si JaVale McGee dahil talaga naman daw naasahan niya yung dalawang yon na tutulungan nga siya defensively. At nang dahil nga meron naaasahan si Anthony Davis mga idol pagdating sa depensa ay nababawi niya ngayon offensively. Mas productive itong si AD dahil nga less effort ang binibigay niya sa defense dahil may naaasahan siyang dalawang big men. Kaya nga nag-average siya noong season na yon ng 26 points per game at kasali nga rin siya sa MVP conversation. So obvious na obvious naman na nagpaparinig itong si Anthony Davis kung ano ang magagawa niya kapag siya ay nasa 4 position at meron siyang maasahan na sentro. Kaya naman sinabi ng isang Lakers fan na ito, it's crazy nga daw na ilang beses nang parang pinarinig ni AD na ayaw niyang maglaro sa center position. Pero ito daw organisasyon ng Lakers ay parang sinasabing wala kaming pake.